ihahandog ng Kolehiyo de San Juan de Letran at Institute of Communication sa patnubay nila Instructor R.B. Belmonte at Instructor Robert Leroy Lima. Isang dokumentaryong pinamagatang Sagwan. Mga alon na pilit nilalabanan, mga boses na naghihiyawan, at mga ritmo ng tambol na sinasabayan ng pagdampi sa agos ng tubig ng pagsagwan. Isang layuning nais makamtan. Alam mo ba kung saan nagmumula ang mga tunog na iyan? Nagmumula ito sa Philippine Dragon Boat Federation o PDBF, ang opisyal na pambato ng ating bansa sa mga pandaigdigang kompetisyon. Ako si Lorraine Clemente at sama-sama nating tunghayan ang kanilang pagsagwan patungo sa tagumpay. Ang Philippine Dragon Boat Federation ay nabuo noong 2003, ngunit bago pa man maging opisyal na grupo, ay kabilang na sila sa pangkat na Amateur Rowing Association of the Philippines o ARAP. Ang Philippine Dragon Boat Federation ay unang nagpakita ng galing sa Macau, kung saan sila ay nagtapos sa pangalawang pwesto. Dahil sa ipinakitang determinasyon at galing, makalipas lamang ang ilang buwan, ay nagpadala ng suporta ang Hong Kong Tourist Association o HKTA ng Dragon Boat sa Pilipinas. Matapos sa mga pagkilalang nakamit ng grupo, bumusri ng mga suporta at tulong mula sa iba't ibang organisasyon tulad ng International Dragon Boat Federation o IDBF. Ang pagkilala ng IDBF sa Philippine Dragon Boat Federation ay naging malaking mitsa upang mas makilala sila sa mundo ng Dragon Boat. Tagumpay ang Philippine Dragon Boat Federation sa karera. Napanatili ng Philippine Dragon Boat Team ang kanilang paghahari sa buong mundo. Maging sa Dragon Boat Racing, Pinoy na rin ang naghahari. Muling tinaguyod ng Philippine Dragon Boat Team ang lakas ng Pinoy. Pinanghal na overall champion ang Philippine Dragon Boat Federation Elite Team. Pilipinas! Dahil dito, nagsimula na rin silang sumali sa mga pandaigdigang kompetisyon tulad ng Sydney at Prague World Championships noong 2007 at 2009. Matapos ang kompetisyong iyon, ay patuloy pa kang namayagpag ang galing ng Philippine Dragon Boat Federation. Unti-unti silang nakararating sa bingit ng tagumpay. Kung kaya't nang dahil dito ay nakasungkit na ng humigit kumulang 26 na ginto, 15 pilak at 13 tansong medalya ang grupo. Ngunit hindi naging madali ang tinahak na landas ng Philippine Dragon Boat Federation. Ang bawat kantimpala ay may kaukulang paghihirap at pagsasanay. Sinubok ang kanilang lakas, liksi at pasensya. Araw-araw na pagsasanay sa ilalim ng init ng araw at walang katapusang pakikipaglaban sa mga alon ang kanilang hinarap upang mas maging malakas na grupo. Ayon kay Mr. Aaron Ilka Garcia, Vice President External ng PDBF, pagsikat pa lamang ng araw ay hindi nabiro ang kanilang ginagawang pagsasanay. Mula sa mga iba't ibang ehersisyo hanggang sa mismong pagsampa nila sa mga bangka. Maraming team sa PDBF. Like 18-20 teams. May kanya-kanyang routine yan. I speak for our team sa Triton. Ngayon sa Triton, meron kaming 4 days na training. Every weekday, like Wednesday and Friday, nag-start kami ng around 4:30 a.m. Tapos bababa kami ng 5 a.m. hanggang 6 a.m. boat training yon Wednesday and Friday. Saturday and Sunday naman, ayun, full training yon. Ibig sabihin, may land training, mga HIIT, mga high intensity interval training, mayroong tinatawag na HIIT, at saka mga floor exercises na pampatigas ng core, kasi usually core naman ang ginagamit pag may sports ka talaga na intense. Isa! Sabay-sabay sumapa sa bangka! Dalawa! Mulan ang pagsagwan! Tatlo! Ihataw ang tambol! Apat! Isabay sa ritmo ng alon! Lima! Sigaw ang mithiin! Tagumpay! Para sa bayan! Lakas ng katawan ang kanilang kinokondisyon sa tuwing sila'y magsasanay upang pagdating ng mismong araw ng kompetisyon ay handang-handa silang makipagbuno sa tubig. Aside from those regular trainings sa Wednesday, Friday, and Saturday, Sunday, nagkakaroon din ng training usually sa minsan sa pool. Kasi sa pool training naman, ang tinitrain nyo naman doon, yung bigat ng tubig. Mas mabigat kasi pagtabang. Pero pag itong alat kasi, may buoyancy yan, at marami kayo, madaling mag-glide dyan, magaan. Pero pagdating sa pool, dahil tabang yan, mahirap hatake, nagpapalakas yung pool. Dito naman, synchronicity ang pinag-titrainingan nyo. Nila iniinda ang sakit ng katawan at init ng araw dahil nakatatak sa kanilang mga isipan ng iisang layunin.
Ngunit paano nila matatamasa ang tunay na tagumpay na inaasam para sa bayan kung patuloy silang hinahadlangan ng mga alon ng karagatan at hindi sila makalayo sa dalampasigan? Iba't ibang pagsubok ang dinaanan, pagkawala ng itinuturing na tahanan, walang sapat na pera para sa lahat, at hindi matapos-tapos na pagpapatunay ng kanilang galing sa mga taong inaasahan nilang dapat na nagbibigay sa kanila ng suporta. Kilala kaya ng ating kapwa Pilipino ang PDBF? Dragon Boat? Hindi ko sila kilala. Sino ba sila? Dragon Boat? Forby, I haven't heard of them. Dragon Boat? Yun yung sa Chinese New Year, di ba? Sa China pa. Charot! Wait, teka lang. Dragon Boat? Yung sa ano ba yun? Manila Bay ba yun? Nakakalungkot isipin na tila nabibilang lamang ang tunay na nakakaalam at nakakakilala sa PDBF. Ngunit hindi pagkakakilanlan ang naiskamtan ng nasabing grupo. Ang pagsuporta ng kapwa nila Pilipino, ang siya ring inaalaya nila ng tagumpay na kanilang nakakamtan at makakamtan pa. Una na yung pinagdaanan talaga sa PDBF is nung naitsapwera kami as PNSA. Parang pinalayas kami sa bahay. Natambang ka namin, tinravel namin, naghahanap kami kung saan kami pwedeng tumuloy. Lingid sa ating kaalaman na mayroong nagaganap na ganitong pangyayari laban sa Pilipino at kapwa Pilipino. Hindi lamang agos ng tubig ang kanilang nilalabanan, kundi agos din ang problema sa pinansyal na kakayahan. Sumunod yung funding kasi nga wala nga kaming support from the government financially, tangible na financial. Ibig sabihin may pera, may cheque na ibibigay. Oo, meron ngayon in kind, pero 10 years ago, from 10 years ago until bago maboto si Duterte, wala talaga kaming nakuha. Sige, we'll provide your plane tickets, pero advertise us first. Okay, we'll help you with the sponsorship, pero you need to win 10 medals in 10 categories. I will help you, pero bring home the bacon first. Pero sanay na silang makarinig ng salitang pero na ang kasunod ay matinding kondisyon at kapalit ng kanilang pagtulong sa PDBF. Walang ibang magawa ang grupo kundi makipagbuno para sa tulong at suporta na kanilang hinihiling. Ang laking challenge kasi walang financial support. Ano'y papakain sa mga tenta pag nagtraining? Walang tubig, walang pagkain, kahit itlog hindi mo mabilhan. Kanya-kanya rin. Saan mo sila ititira? Iba ang lakas ng isang atletang Pilipino. Ang dugong nananalaytay sa bawat miyembro ng PDBF ay parang dugo ng isang dragong hindi nagpapatinag, hindi nagpapatigil, tuloy sa paghahari at paglayag sa naiskamtan at puntahan. Kasi mga atleta natin, hindi naman yan mga young professionals eh. Kasi kung young professionals yan, hindi yan mag-aatleta dahil may trabaho. So talagang wala rin silang tinitirahan. Ibabahay namin yan. Dumating sa point na binahay ng Triton yung mga atleta. Yung team na to, out of goodwill, dahil nga, kasi ang president ng PDBF noon, taga Triton. So yun, binahay namin yung mga atleta para may kaisiksikan sila doon. Basta may atleta kami kukunin sa probinsya, babahay namin. Kasi mga atleta kinukuha namin sa probinsya eh. Mga anak na mangingisda, mga mangingisda, kasi yan ang mga babad sa dagat. So yan yung mga hindi na bago sa kanila ang dagat. Eliminas! Ilan lamang ang mga ito sa mga pagsubok na kinakaharap ng Philippine Dragon Boat Federation. Bagamat unti-unti na nilang natatanggap ang suporta mula sa gobyerno, ay hindi pa rin ito sapat. Sa kasalukuyan, ay patuloy silang nakikipag-ambahan sa mga alon at ibinubuos ang lahat ng lakas sa pagsagwan. Umabot na rin sa sukdulan ng mga pagsubok tulad ng pagkawala ng isang miyembro habang nasa pagsasanay. Ngunit hindi natinag ang kanilang pagpupursigi at ginamit nila itong inspirasyon sa bawat araw. Magbuwis man ang buhay ay pinipilit lampasan ang mga pagsubok na kaakibat ng iisang layuning na ismakamtan ang magbigay ng karangalan para sa bayan. Ang Philippine Dragon Boat Federation ay hindi lamang nagre-representa sa atin sa mga pandaigdigang kompetisyon, ngunit nire-representa din nila ang bawat mamamayang Pilipinong nagsusumikap at nagmamahal ng walang kapalit para sa bayan. Muli, ako si Lirin Clemente at ito ang Pagsagwan Patungo sa Tagumpay.